Galvante na ma-consult lahat yung mga to be affected dito. Kaya medyo nagtagal po yung proseso ng LTO. But then, lumilinaw po na ang kagustuhan po ng karamihan, which we are now, yun po yung iano namin sa Friday, ay yun pong team po natin, hindi po, we have previously issuances on the use of tints and curtains. Sa unahin ko po sa public utility, curtains and tints, bawal po talaga yan sa public utility. Sa private po, we are now, nabubuo na po natin yun na yun pong front windshield, talaga pong walang tint. No tint will be allowed except for a band of 6 inches above yun pong area na nakocover ng wiper. So, and that side, that area where the RFID is located. Ang measurement po natin dito is VLT, visible light transmitted. Marami pong iba pang sinasabi na pwedeng i-measure, pero ang general rule po is VLT, visible light transmission. Kaya po, pinagbabawal po doon ang metallic tints. Totally, walang metallic tints because of the reflection that can, yung glare po na ma-generate, which could affect other drivers. Then yung pong yung front passenger and driver side, ang ano po natin dito is around 70, yung minimum of 70% VLT. Sa likod po, including yung security glass for some models, it will be, yun po yung possible na 35% VLT po. So yun po yung general po na policy on VLT, on the tint regulation. Sa ang ano po natin dito will be how will we enforce this? There are two possible there are two ways of enforcing this. Ang ano po natin dito is yung no motor vehicle with this tint will be registered by LTO. And roadside implementation would be the we'll call this or include this as illegal modification of the motor vehicle. Wala po tayong ang motor vehicle coming from the factory or the manufacturer, wala pong tint yan. Except na po yung security tint. So if you add a tint, contrary to the regulation, it will be considered as illegal modification. That's the for illegal modification, that's that's around 5,000 po for the first. For those that will not be able to meet yung minimum tint requirements up front and the windshield, they have to comply with the requirement. I-publish po natin ito after po yung publication, then ito po within the within September po. That would be part of yung effectivity po. We're targeting, kasi pa kailan po namin i-publish ito, 15 days after publication. Yeah, no problem with that one. That's why yun ang sinasabi ko, no? May tint nga o wala, hihirap man kami, challenges yan, it's not a reason for us na hindi magbigay ng policy, no? Kaya nga based naman dito sa mga nahuhuli namin, kahit naintayin namin dyan, may nahuhuli pa rin kami, may sumusunod. The mere fact, no? Na may sumusunod, 20-30% lang ang sumusunod. Makakabawas na po sa traffic natin yan. Mas lalo na pag nilabas na ng LTO yung guidelines sila. Oh yes, it's a different violation. And then ngayon, no? Sana rin, by next week, habang iniintayin namin yan, nagpatanong na kami ng thermal cameras, mga handycam. So dito, kahit yung sinasabi niyong manikin, eh, madidetect po namin yan. Walang hito yan. So, ano kami sa mga thermal?
Wala pa. In-order pa lang namin. Pero based nga sa existing assets namin right now, CCTV, nasa 3,000 na inahuli natin, umaga pa lang. Madami yan. So may mamayang hapon pa. No, 3,000 yung na-detect na isa lang sila. Yung heavily tint, 156. Hindi ba detect? So hindi pa rin natin alam, malay mo, yung heavily tint, dalawa naman ang laman yan. Sumunod pa rin. Di ba? Very, subjective na sa atin yan na manghula tayo kung isa siya o dalawa dyan. Basta yung hindi namin na-detect kung ilan ang laman, 156 so far. Yes, kaya ngayon yung mga challenges natin, yan, pwede naman i-contest lagi. Pwede i-contest. Sabi ko nga, there's no such thing as a foolproof policy. Lahat yan, merong kahit pa paano, merong hindi maapektuhan, merong makikinabang or what, Basta sa atin dito, yung common good. Mas madaming maapektuhan mabuti, yan ang direksyon ni Chairman. Yes. Alam nyo, nandito si Bong, ni Brian, nandiyan si Asek, si Lina, Makikita nyo naman, araw-araw, walang ginawa yan dalawang yan kung hindi maglinis ng kalsada natin. Mga alternate routes. Kaya nga may nag-viral na naman, mamaya pag-usapan natin, Talagang nililinis nila yan. Kaya lang ha, sabi ko nga, hindi natin iniinganyo ang tao na mag-take ng alternate routes, Kasi nga, ililipat lang natin ang traffic. What we're promoting is really carpooling to reduce the number of vehicles na nasa kalsada natin. At ulitin ko ulit ha, this is just a short-term solution, Hindi po ito long-term. Ang long-term solution natin, infrastructure, ginagawa na po ng gobyerno ngayon yung build, yung mga skyway natin. Improving the mass transport, ginagawa na po ngayon yan, yung MRT and LRT expansion, may subway pa tayo. But all this infrastructure will take years, Hindi naman tayo pwedeng status kung wala tayo gagawin habang iniintayan dahil pag grabe ng plagabe, grabe araw-araw ang traffic natin. Kaya nga, yung mga alternatibong ruta na yan na nililinis ni Bong saka ni Celine, option yan. Kung talagang wala kang makasabay, daan ka dyan. O kaya naghatid ka, dalawa kayo, pauwi ka na ngayon dahil isa ka na lang, mag-alternatibong daanan ka yung wala talagang mapupuntahan. Yes, ito nga, ito yung stand dynamic, kausap ko si Chairman Del Grano. Maganda kasi samahan ngayon ng mga ahensya, yung inter-agency namin, LTO, LTFRB, MMDA, DOTR, Ang sabi nga, sa standpoint ng MMDA, kami physical lang ano yung nakikita ng camera matay. Kung isa ka, bawal. Kung dalawa ka, pwede. Kung ano man ang story nyo inside the vehicle, wala pong, walang pakialam dyan ng MMDA, Diba? Hindi na namin pulisiya yung nasa loob, it's LTFIB is concerned. Ang LTFIB man, ang sabi nila, di ba, basta kumikita ka dyan, bawal. Kaya it's very subjective, but how can you know? So ang sa amin, hindi ko na para alamin kung anong relasyon nyo sa loob ng sasakyan. Basta kung isa ka, bawal, kung dalawa, pwede. Kumbaga, huwag natin i-complicate kasi nga sabi ko nga sa'yo, lahat ng scheme na yan, may mga tao pa rin mag-iisip ng paraan para pagkakitaan. So, hindi namin yan. Basta ang sa amin, ayusin natin, mag-carpool kayo kung gusto nyo, kung ano man ang story nyo sa loob, bahala kayo. Basta kami, kung isa ka, bawal, kung dalawa, pwede. Yes, Pinag-iisipan natin yan. Pero syempre, hindi sabay ng koras. Madami tayong factors pa, Isa-isa muna. Kaya nga, itong EDSA natin, sabi ko nga, huwag po tayong manghina. Hindi po buong Metro Manila. Isang kalsada lang po, out of those thousands of streets in Metro Manila, EDSA lang ang hiningi namin. Hindi rin namin sinabing 24 hours. Humingi lang kami ng 3 hours in the morning, 3 hours in the afternoon. Why? Kasi nga sabi ko nga, sobrang dami na lang volume ng sasakyan natin. Limited ang ating roads, So talaga kailangan natin i-schedule and bigyan natin ng priority yung mas nakakarami.
canvas, ah, wala pa rin papakanvas pa rin kami ngayon, no? Hindi ko alam, baka may alam po kayo. Please, no, sabihin nyo sa amin kung saan pwede bumili niyan. Nagtatawag na kami, kahit apat lang siguro. Kung may gusto po mag-donate, thank you po. LTO, wala dyan, no? Yes. Wala na? Oh, yes. Yes. Meron. Ang EDSA naman, pinakamalayo na dyan, 100 meters. Eh. Usually, 50 meters, meron na. Eh. So, mag-reroute ka lang. Sakripisyo lang talaga. Kailangan natin lahat. At makikinabang tayo lahat. Saka ulitin ko ulit, no? Para at least, eh, paulit-ulit na lang. Alam ni Bong yan. Dieselin. Last year, nagbigay tayo ng policy sa motorsiklo. Ginawa natin, may lane lang sila. Sinabi, anti-rider kami. Diba? Pero nung naayos natin yung single lane nila, 50% nawala sa aksidente. So, ibig sabihin, effective. Kasi pag may aksidente, hihinto sa sasakyan, magkakos ng traffic. Next, provincial bus ban. Sabi, anti-commuter kami. Pero makikinabang po dito, yung sumasakay din ng bus, city bus, kasi luluwag yung yellow lane. Mawawala yung mga terminal, mga choke points. Ngayon, ano sabi ng bus? Kami isang bus, 50 ang laman. Ang kotse, isa lang. Katong bus namin, tatlong kotse sa haba. Baka pwedeng may participation din ang private motorist, ano? So, binigyan natin ang policy. Hindi po pwedeng isang sector lang maapektuhan, eh. Kasi makikinabang lahat, eh. So, lahat kailangan magsakripisyo. Hindi po pwedeng magturuan tayo na bakit siya, bakit ito, bakit yon. Kailangan sabay-sabay tayo lahat. Dahil ang makikinabang nito, tayong lahat din. Yes. Actually, hanggang may sumusunod, masaya kami. No? Ang target naman namin dito, hindi naman para magpasikat, magpapogi, hindi yun. Kailangan natin gumawa ng isang pulisiya habang iniintay yung mga long-term solutions na ginagawa na po ng gobyerno natin ngayon through the Build, Build, Build program. 7. Ah, 7 po. Yes, 2000. Yes. Sa ngayon, wala pa siguro. Kasi nga, nag-usap kami nila Chairman Delgra. Kasi pagdating sa fair, it's LTFR miss call. That's why yung pagpupulong namin ng ilang beses, pag nalipat na talaga yan sa mga interim natin like Valenzuela and Santa Rosa, we will try our best na walang magiging fair difference. No? At na-commit naman yan, gumagawa ng structure si Chairman Delgra regarding that one. Yes. Oo. Parang bibigyan natin ng isa. Parang ito yan eh. Galing kang probinsya, may ticket ka ng bus. Pag lumipat ka sa city bus, pwede ipakita mo yung ticket mo para iba-rate mo. Kung ano yung continuity, ano lang ng, ano, ng fare. Yun yung pinag-aaralan ngayon ng LTFR. That's why nagpapasalamat ni Chairman Delgra, no? Talagang tumutulong siya. Kasi hindi po kaya ng MMDA mag-isa to. Through the media. Yeah, but Actually, that's why we're here. We're having a press con right now, no, to make it clear to everyone. August 23 is the target date, kasi na-publish natin, MMC approval yan. And then, nag-dry run lang tayo ngayon. Of course, yung dry run, dinaan lang natin sa press conference para malaman ng tao. Lahat kami siguro. Pero ano naman, tatlo lang naman. No. That's why the final policy, ako yun mag-announce. No? Yes. But puro competent naman yung mga tao natin dito. That's why nandito lahat para makinig, para alam iisang linya natin. No? Yes, ma'am. The policy on the tint, once it becomes effective, will be implemented. So,
We have existing issuances on the DMDND, but we are updating these to address yun pong present na situations po. Kasi po, nag-iba na po yung patty technology on the team. It had already changed through the years. So, in-update na po natin lahat po yung use of team po. Meron po. In-update po natin yung provisions po niya para po ma-address po yung present technology on the use of Teams. Martial law po. Actually po, napapatupad po yan. Napapatupad po yun. Naano lang po. Okay, okay. Ito yan eh. May batas na yan, no? Ako nag-meeting kami. Siguro yung enforcement. That's why napakaswerte natin, nandito si Sec Galvante, no? Si Director Almora, na yung dating mali, itinatama lang nila. No? Wag, at least eh, kahit papano, ma-implement natin ng tama. Alam naman po natin kasi minsan yung mga kababayan natin, pag hindi mo hinuli ng hinuli, na-spoiled eh. Pag na-spoiled sila, na-abuso. Wala pong pinagkaiba yan lagi sa sinasabi ko na ating mananakay, napaka-spoiled. Gusto door-to-door, kaya nauso ang jeep. Pag para, tatlong hakbang, yun ay pupuntahan. No? So itong mga ito po, yung katulad ni Bong, ni Celine, pag nagki-clearing, mga katwiran, 10 years na kami nakaparada rito. Di ba? So pag yung mali po, itinatama natin, nagagalit po sila. Huwag po kayo magalit kasi pinatutupad lang po nila ng tama yung mga batas po, no? Okay. Ganto, ma'am, no? Ganto, ganto. Yun nga yung sinasabi namin, pinag-usapan namin. Kung hindi ngayon, kailan pa? Di ba? Kung tayo po, sa mga ganyang katwiran, mag-stand still tayo, dahil may additional ganyan, may ganyan, in the first place, hindi ho talaga pwede yun eh. Bawal eh. Naabuso nga eh. So ngayon, tinatama lang natin, huwag niyo po sisihin ng gobyerno, pag ganyang may mga pulisiye, these people are bright people, no? Na gumawa niyan, ng mga technical working group regarding that thing. May rason po yan, ba't nila pinapatupad yan? Security, di ba? Or ano pa, no? So, yan, sundin natin. Kasi yan po yung batas. Hindi naman nila inimbento yan. Di ba? Ipapublish naman yan. Ang sa atin lang, nagpapasalamat nga kami sa kanila, nagkaroon na enforce, no, itinama yung mali, para at least dito sa mga programa po ng MMDA din, ma-implement natin ang tama. Kasi yun yung biggest challenge eh, yung tint. Yes, yan nga yung sinasabi ko, ma'am, we cannot cover everything. Pag ang ganyan, no, ay, yung tint naman na, hindi naman sinabing wala eh. Actually, usapan namin, pwede mo maaninag yung loob, pero hindi mo pwede makilala kung sino eh. May ganong tint eh. Kita mo kung ilan ang laman, pero hindi mo kita kung sino siya. Di ba? So, madami, yung security concerns, of course, it's a PNP concern na yun eh. Di ba? Hindi tayo pwede maging paranoid. Ma'am, ibang level. At, ibang level yan. Ilang, ano na, ano na yung topic natin eh. Sabi ko nga sa'yo. Yes. Yes. Ma'am, alam nyo ba, mas delikado pag naka-dark tint ka sa gabi. Hindi mo nakikita lahat yan. Yung vision mo hindi perfect. Kaya nga bawal sa LTO. Isip mo yung mga zigzag blind curve, hindi mo nakikita yan pag madilim. Alam niya, minsan niya, pag umaatras ka lang na madilim, papark ka, binubuksan mo yung bintana mo kasi hindi mo kita eh. Yung tatawid, yung mga bisikleta or what, di ba? Oh, nare-reduce yung visibility mo eh.
Okay, next topic. Ito na. Mainit. Ito na. Okay, next. O, tapos na tayo. In encourage po namin, please participate po mamaya gabi po yung 6 o'clock, no? Pakiusap lang po. Kung 5 o'clock po, nakalabas kayo ng opisina, biyahe na po kayo ng EDSA, then pag inabot kayo ng 6, first exit lang po, exit lang kayo. Sana po, mag-participate po tayo mamaya. Okay? I don't know. I don't want to expect anything negative. Naniniwala pa rin ako sa kabutihan ng puso ng ating mga motorista. Okay, next. Si, ano po, John Lloyd. Si Bong. Nag-viral na naman kahapon. 8 million views, no? Regarding po dito sa motorista na naman. Na napakasimpleng traffic violation, illegal parking. Nasabi nga na dito yung enforcer natin, no? Magkano penalty ng Bong? Magkano penalty? Ano po, no? Illegal parking, may 5-minute rule. Ewan ko kung 5 minutes yung pinagtatalunan nila. Pero I just want to be clear with the policy, no? Yung 5-minute rule na yan, pinagbigyan na nga natin sila. Kasi talaga dapat yan, pag illegal parking, tow kagad yan. Pero dahil may puso si Bong, yung policy natin, may 5-minute rule po ang MMDA. Ibig sabihin, pagdating nila, 5 minutes po ng MMDA, hindi 5 minutes na nalaman mo. So pagdating po sa area niyan, bubusina yan, o oras ng 5 minutes. Pag hindi po dumating yung owner, yung driver, itotow na po yan. Pero kung dumating po, yun yung pinagtalunan ata nila, no? Kailangan, tikitan mo kasi illegal parking. Hindi yung ibig sabihin 5-minute rule na pag dumating ka, hindi ka natitikitan, hindi po, kasi bawal yung ginawa nyo, illegal parking. So ano po proseso doon? Kailangan may lisensya. Kasi kung walang lisensya yon, hindi siya pwede magmaneho para tanggalin yung sasakyan niya. Kailangan natin ito, yan. Number two, ba't kailangan ng lisensya? Kasi dyan po ipapangalan yung ticket. No? Eh, nagtataka nga ako kung anong nangyari sa kanila. So ngayon, ang action po ng company, no, ng ahensya, yung kwento, mamaya na kay Bong, no, bahay hindi naman nila pwede discuss lahat yan, dahil nandito rin yung sa legal department namin, gumawa kami ng complaint sa LTO ulit, kaya nandito si Director Earl Mora, na recommendation natin, baka pwedeng masuspend yung license niya, dahil nga sa ganung attitude, o i-revoke pa, it's sa wisdom na ng LTO ko anong gagawin nila dyan. And also, nalaman namin yung trabaho niya kung saan. So, we will also write Secretary Baynard Guevara, no, ng FNDOJ. Pinayagan niya naman ako magsabi na nagkausap kami kaninang umaga. At sabi niya nga, i-forward lang yung letter sa kanya and they will take action, no, on this one. So yun lang, sa atin lang, sana po maging aral na ulit, no? Na naman to sa atin. Yung simple traffic violation po, wag na po kayo makipag-away. Bigay nyo lang po yung lisensya nyo, titikita kayo, tapos na. Wala pa pong 1 minute, 2 minutes yan, tapos na kagad, kaysa magkaroon ng confrontation. Tony. Good afternoon. As of now, what we have drafted is a complaint before the LTO for the suspension or revocation of the license of Mrs. Attorney Staff. Suspension or revocation of driver's license of Prosecutor Estapa. We will also, as the General Manager said, we will also be filing a complaint before the Department of Justice regarding her actions during the incident yesterday. And other possible cases are being studied right now by the legal department. First, clearly, it's direct assault against our traffic enforcers. Because based on the testimonies given by our traffic enforcers, number one, the MMDA service vehicle of Traffic Aid Asturias was damaged, no, nung tinangkang tumakas ni Prosecutor Estapa,
And at the same time, muntik na hong masagasaan yung atin hong mga traffic enforcers. Direct assault to. Direct assault. It's a an offense against a person in authority. It's a criminal offense, so meron niyang fine and also imprisonment. And since she's a lawyer, there is also a possibility that we can also file a case for disbarment before the Integrated Bar of the Philippines. Doon, wala ho akong alam po tungkol sa bagay na yan. Oo, oh, pwede naman po. For LTO po, this is a, the administrative side of yun pong atin pong pag-implement. Palagi pong nasabi po nga doon na as part of yung conversation nga nasabi po ni Sir Bong na ang lisensya po talaga is just a privilege. And based doon sa ating mga batas, sa batas po natin, sinasabi po na yung assistant secretary ng LTO may suspend or revoke yung lisensya ng isang tao if he thinks na yung tao na yun ay hindi karapat dapat magkaroon ng lisensya or mag-operate ng motor vehicle. So ito po yung base po dito sa formal complaint po ng MMDA. Doon po mag-action po ng LTO kung ano po yung, as nasabi po nga, will it be suspension or revocation? So nakita po naman natin po kung ano nangyari doon sa... yes, ma'am. I will reserve na lang po, ma'am. I will be part of yung hearing po. Sir. Okay. Ganito, no? Yung nangyari, masyado ng ano eh, the tension was high yesterday, you know? Nung hinarang namin yan, talagang palaban yung ano, yung driver. Then again, we try to de-escalate the situation. Makikita niyo naman kung paano ko kinausap, paano ko nilayo yung mga enforcers para yung mga involved. Kasi, syempre, emotional na rin yung mga enforcers natin dahil isa sa kasama nila, eh, muntik masagasaan, ano? So that's why I was the one who, ano, talked to her para alamin kung ano nangyari, di ba? Kinausap ko yung enforcer, kinausap ko siya just to de-escalate the situation. Pero despite the effort na gawin natin, ma'am, bigyan niyo lang yung lisensya, no, titikita natin. Lahat ng explanation, ginawa na natin, eh ganun pa rin, ano, confrontational pa rin yung babae. So there's really no use. Kaya sabi ko nga, isalang na yung ano dyan, yung tow truck, kasi kung di niya ibibigay, then we will assume na wala siyang lisensya. Alright? May kita nyo sa video, I walked away. Tama yon, hindi yung para palagpasin yung sitwasyon. It was the time that I was calling the lawyers of MMDA, the legal team. I talked to Attorney June Ona ng Towing and Impounding Group. Then I talked to our Chief Legal Attorney, Chris Saruka. I just want to make sure that we will be doing the right thing. We will be doing yung apprehension will be completed. And hindi kami matetechnical in whatsoever way, you know. So that's why tumawag ako ng police. Dalawang klase ng police ang pumunta, isang traffic at saka isang taga-station 10. Sabi ng traffic, kung traffic-related yan, then we will handle the case. But it's not... it's not a traffic-related violation anymore kasi nga, muntik sagasaan yung enforcer. So, sinabi na ni Attorney Ferdy kanina, na it will result to direct assault. So, with that, nung umalis na yung asawa, actually, hahabulin pa sana namin. But I called it off. I called off the chase. Bakit? Masyado ng risky. Everybody's emotional. Emotional yung lalaki, emotional yung babae, emotional yung mga enforcers natin. So it might lead to unnecessary, you know, injury or accident. Kaya kinall off ko yun. Sabi ko, we will just pursue with the case. Pinapunta ko ng police station yung enforcer to file a report, kunan ng litrato yung motor, and para makita yung mga damages. Anyway, no, yun yung tinatawag namin judgment call ni Bong, na which tingin namin tama naman. No?
Kasi nandun naman yung ebidensya eh. Nakuha natin ang pangalan, nakuha namin ang address, nakuha yung registro ng kotse, everything, no? So kung babalikan man, may pupuntahan tayo para i-demanda yan o no? I-complain natin. So kaysa magkaroon ng matinding confrontation doon sa gitna, mainit na lahat. Saka sabi nga, sa video, medyo emergency na. Of course, tama lang ginawa ni Bong. Hindi niya pinakawalan yan. Kasi kung pinakawalan yan, hindi namin mababacktrack kung tagasan yan, sino yan, everything. Nung nakuha nila lahat ng data, sige, pakawalan mo na muna yan, kaya naman natin balikan na. So, good job, Bong. Usually po, upon receipt po ng SIOCOS order po ng LTO, we usually give them 5 days to reply to explain bakit hindi ma-revoke or ma-suspend po yung license. So yun pong initial na ano po ng LTO. But more or less, ito naman po may complaint, may video na part po ng complaint. So, nandun na po. Yes, meron din nandito. So that's why nandito nga yung abogado natin, no? Yung legal department mismo ng MMDA to help them to facilitate everything kung ano kailangan nila sa side namin. Yun, yes, pwede may personal complaint, no? That's why ang bili naman ni Chairman, no? Pag tama ginagawa ng tao namin, nasa likod nila kami hanggang sa huli yan, no? Hindi namin iwanan yan. Pero pagka mali, eh sorry ka na lang. Tanggal ka rin. Yes, may ticket. Actually, ma'am, marami kang pwedeng ipatong na kaso doon, ano? Pero we're just limiting it to be legal parking for now. Dahil nga po, yun nga, iba naman na yung kaso na ipafile ng legal team natin. Sa totoo lang, ma'am, kung tinuloy namin yung aprehensyon, nag-submit siya ng lisensya, eh, una, yung illegal parking. Pangalawa, yung color coding. Pangatlo, she could be charged of the arrogant as an arrogant driver. Oo. Tapos yung short chase, ano? Running away on a short chase. Meron 'yun eh. Apat 'yan. Apprehended on a short chase or a long chase, no? Pwede 'yun. So apat dapat. Pero ma'am, ang inaangalan namin i-push through, i-complete yung apprehension and then let our legal team decide on what cases will be filed against her. Sir Jojo, last na lang po on my part. Going back lang po dun sa HOV policy, sir. Kasi meron daw naging statement itong si Sir Terry Redon na paglabag daw po o violation sa due process, yun pong HOV policy dahil hindi daw po nagkaroon ng public consultation. Your reaction on that, sir? No, lahat naman entitled kung ano yung gusto nilang opinion. Basta sa amin po, kung yan ipdadali nila sa korte, it's not, syempre sa stand namin kami ang tama. Sa stand nila, pwedeng sila ang tama. It's not us for, to judge kung sino yung tama sa amin. It's only the court can say kung sino yung tama. Yeah, wala problema po. Ano, susunod po kami kung ano po sinasabi sa batas. Hindi ba yan? Wala. Hindi kami makikipag-away kahit kanino. Basta sa amin, gagawin na namin ito sa MMC resolution yan. Ngayon, na if ever may mga kokontra, of course, you cannot please everyone. Ano? Kung may kokontra, pa-file nila sa korte. Kung ano sabihin ng korte, yun ang gagawin namin. Yes, MMC resolution. Okay? Barangay Santa Teresita sa Quezon City. Santa Teresita, Barangay Santa Teresita. Yan po yung sa Mayon Corner and Rojas Street. Yes ma'am, sa Suki Market, doon po siya nakapark. Malapit doon po sa butika na yun. Ngayon, nakalawid po yung pet niya. Totally obstructing the sidewalk.
Hindi ko alam, ma'am. That's why, kaya nga, emergency, kaya nga, ano eh, kaya nga, dyan huwag kita may puso talaga si Bong eh. Diba? Kung totoo talaga na may emergency, kaya pinakawala natin. Ayaw naman natin maka, ano, madamay pa yung kung ano yung dapat madamay. Yan ang nagpapatubad ng batas na may puso. Laging tumitibok. Okay, thank you. Okay. Okay na. Salamat. Salamat. Director, thank you po. Thank you very much po. All right, that was MMDA General Manager Jojo Garcia together with Ray Almora, the LTO Law Enforcement Service. And towards the end there, we saw Bong Nebriha of the MMDA as well. They were discussing a traffic altercation that went viral. We'll go to that in a bit. But in the meantime, they talked about the new policy. Single drivers or high occupancy vehicles only policy on EDSA. That seems to be doing well. But the general manager, Jojo Garcia, said they have the whole week this week to see if it really is working to the benefit of the motorists and the general riding public. We are also able to speak with the spokesperson of the MMDA, Assistant Secretary Celine Pialago, earlier today, and they said that offhand, what happened this morning during rush hour, there seemed to be a marked improvement in terms of travel time. But they still need to assess the whole week as to how this is going to go. Jojo Garcia, they are saying as well that this is not a permanent solution. This is only a short-term solution with the absence of vital infrastructure projects that will alleviate the congestion on the main thoroughfare. By August 23, Mr. Garcia said there will already be penalties and apprehensions. They were also talking about heavily tinted vehicles and metallic tinted vehicles. There seems to be a concern about that. The officials, they are saying that they will be using thermal cameras to ensure motorists are complying with this new policy. Also, the dry run today also involved the provincial buses being banned on EDSA. They have certain points only, and they can't traverse EDSA during rush hour. That seems to be another reason why the main thoroughfare hasn't been that congested since the policy was implemented, at least on its dry run this morning. And towards the end of that press conference, very interesting, they were talking about a parking violation that turned to be bigger than that. That viral video, I don't know if you've seen it already, but that viral video has now garnered about 10 million views. It involves allegedly a DOJ prosecutor and some MMDA personnel. It was only about a simple traffic violation, but it escalated further. There was a motor vehicle that was involved. Apparently, the DOJ prosecutor tried to run over that motorcycle because she was trying to evade apprehension. You see it online. I'm sure you have time to see that, but that's it. The authorities, they are saying as well that they are now obliged to file charges against this DOJ prosecutor because, as they said, it was only a minor parking violation. I understand that the violation was worth about 200 pesos, but now they're looking at numerous violations, including assault on a law enforcer. Okay, we're going to have to leave it at that. Stay with ANC.